what made you decide na finally gagawa ka ng movie serye at dito for TV5 at ito yung role mo? What made me decide? Hindi ko rin alam. Meron akong kwento kasi dyan when they offered this to me. Unang-una, mag-upis tayo muna na noong madami pa nag-offer sa akin ng serye noon, paparate, all the time, ang sinasabi ko lang sa sarili ko, gagawa lang ako ng serye pag sa Baguio ang location para malamig kasi alam ko mahirap ang trabaho ng serye. Anyway, long story short, nag-offer na nga sila sa akin via Zoom. And nung in-offer nila sa akin, nagandahan talaga ako. Ibang-iba talaga siya. At hindi lang ibang-iba. Feeling ko bagay sa akin at kaya kong gawin. At the same time, Baguio pa yung location niya. So it wasn't... Parang nagka-problema talaga ako doon na parang sinabi ko, oh my... Parang unbelievable na this is gonna happen, that I'm gonna say yes. And the rest is history. We're here now and I'm really excited and we're really doing our best. And ginagawa namin siya parang pelikula. Pasensya na po sa mga kasama ko dito. Kasi nga, ang sinasabi ko nga sa kanila, galingan natin lahat. First natin lahat to. Para pag pinakita natin sa publiko, talagang matuwa naman sila. Ayan. Ito, Sir Aga and Elijah, kilala namin kayo as, wow, salpukan to ng best actors, no? Famas and Urian best actors. Kumusta ang dynamics ninyo, Sir Aga and Elijah? And of course, si Direk, kumusta ang dynamics ninyo? Kasi grabe, hindi to basta-basta na dalawang Famas and Urian best actors yung magsasama sa iisang proyekto. Ay, nakikinig lang ako kay Elijah dito. Ako po, nakikinig lang ako kay Kuya Aga dito. Wala namang ganun sa amin. Parang ano lang, hindi namin iniisip yun. Maraming salamat. Ano, we're grateful naman sa mga nakarang taon sa lahat ng tropeyo na nakuha namin. Pero more than anything, ang iniisip namin parate is the project, not the award. Now, as an actor naman, never naman kami bumilip sa sarili namin. Parati kaming kinakabahan, parati kaming nagpapaturo pa rin sa director namin. At naniniwala pa rin kami na kahit anong galing mong artista, kung pangit ang proyekto mo, pangit rin lalabas ang arte mo. So, I'm just happy that I'm working with Elijah, whom I just met nung story, kung ba yun? Tawag doon? Look test. Napakabait na tao. I'm gonna say the same thing kasi ansi hindi ko alam kung alam mo to kuya ka. Pero syempre nung nalaman kong ikaw, sobra yung pressure, sobra yung kaba. And of course, when there's pressure, you have to live up to it, may challenge. And syempre, I wanted to deliver. Pero when I met kuya Aga, most humble guy, the most grounded dude, sobra. And it's always fun to do scenes with him. Actually excited though to keep working with him. And Direk Gio just lets us do whatever we want. Isa pa yan, Direk Gio also, knowing that you have a new director, parang yung feeling ko talaga, kasi sa tagal ko talaga sa industriya, pag may bagong director, parang alam mong gagalingan niya talaga eh. Gagalingan niya talaga. Hindi siya yung nagkakampante, yung ganon. Which, yun na nga yung nangyayari dito. So Gio, in front of all of them, I just want to thank you. Aww. Thank you for your good direction. Maraming salamat. Direk, how did you bring out Direk, how did you bring out the best among those two best actors na? And of course, the rest of great ano din, cast members. I think yung paglalabas ng chemistry nilang dalawa is not really all about my direction. It's not about me. It's all about the two of them. Kasi silang dalawa, kahit pagtabihin mo lang silang dalawa sa isang upuan, lumalabas talaga yung chemistry nila. Hindi nila kailangan magsalita. At yung let me tell you a story, yung sa car scene namin na ano, first scene siya sa episode 1 namin. Ano, parang nag-uusap sila about pag-aaral, ganyan, and boxing, and dreams. Tapos hinayaan ko lang sila, gawin nila yung scene nila. And then, one take, and then, napakaganda. And hindi namin kailangan ulitin kasi lumalabas talaga yung chemistry nila kahit magtinginan lang silang dalawa. Ayun, so I guess, very little help lang talaga yung ginawa ko.
Thank you so much po and congratulations in advance for this movie, sir. Sa mga siguro konting hindi nakakaalam or sa madaming hindi nakakaalam, ang Baguio is known for parang maraming fighters na nanggaling ng Baguio. Boxers, MMA, no, mga ganun, ano. So lahat, karamihan nanggagaling ng Baguio. And I think I will let Direct Gio answer that or si Tonet, no? Or Gio, Direct Gio. Ano nga, ulit yung tanong, di ako nakinig. yung boxing. Bakit natin nag-use the boxing? This is, sorry, Direct. Maano ko lang, this is Direct Gio's concept pala. Wow! Yes. Yeah, ano, naisip namin na boxing kasi ako, since childhood, mulat na ako sa boxing. Yung tatay ko, sobrang hiling niya sa boxing. As in, every fight ni Manny Pacquiao, walang pwedeng manood ng TV kundi siya lang at bawal siyang istorbohin. So dapat kami, pag natun kami, tabi lang kami sa kanya, no tayo ng boxing. Ganun. So, isa yun sa naging inspiration for this. And sinama na namin para mas maging colorful yung story. And I guess, dahil dinagdag namin siya, sobrang naging pa-action, tsaka sobrang nakadagdag siya sa dynamics ni Jimmy Boy tsaka ni Dos. And sobrang feeling namin nakaganda siya sa story. Tsaka I think hindi lang to storya po ng boxing, ano, mga po isipin ng mga tao na puro boxing po to, parang backdrop lang namin ng ang boxing dito, ano. I mean, of course may mga eksenang ganun, pero bukod doon may mas malalim pa na storya na umiikot, na bumabalot doon sa boxing na yun. Sobra. And it's always fun to do scenes with him. Actually excited though to keep working with him. And Direct Gio just lets us do whatever we want. Isa pa yan, Direct Gio also, knowing that you have a new director, parang yung feeling ko talaga kasi sa tagal ko na rin sa industriya, pag may bagong director, parang alam mong gagalingan niya talaga eh. Gagalingan niya talaga. Hindi siya yung nagkakampante, yung ganon. Which, yun na nga yung nangyayari dito. So Gio, in front of all of them, I just want to thank you. Aww. Thank you for your good direction. Maraming salamat. Direct, how did you bring out the best among those two best actors na? And of course, the rest of great cast members. I think yung paglalabas ng chemistry nilang dalawa is not really all about my direction. It's not about me. It's all about the two of them. Kasi silang dalawa, kahit pagtabihin mo lang silang dalawa sa isang upuan, lumalabas talaga yung chemistry nila. Hindi nila kailangan magsalita. At yung, let me tell you a story, yung sa car scene namin, na ano, first scene siya sa episode 1 namin. Ano, parang nag-uusap sila about pag-aaral, ganyan, and boxing, and dreams. Tapos hinayaan ko lang sila, gawin nila yung scene nila. And then, one take, and then, napakaganda. And hindi namin kailangan ulitin kasi lumalabas talaga yung chemistry nila kahit magtinginan lang silang dalawa. Ayun, so I guess very little help lang talaga yung ginawa ko doon.